Kumusta mga ka-review? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko in-upgrade itong Beretta handgun. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo kina Kent Abduhan, Mahater G. Salek, Joshua Udela, The White Sheep, John Garrett Jimena, Ashley Pellet Gun Reviews, Crypt, Tutorial Jiro Michael Marquez, Gal Suplig, Michael Aguilar, Andrew Val, Russell Ace Rendon, Lol Tricks Gaming, at kay Duriente Jr. Tanyag. Maraming salamat sa inyo mga ka-review dahil napaka-solid niyong supporters dito sa munting channel natin. So, bubuksan na natin siya mga ka-review. At ang part na bubuksan lang natin ay itong kanyang slide. Ayan. So, merong part dito mga ka-review na pwede natin, ayan, i-hook. Tapos, i-push lang pataas. Ayan. At careful lang mga ka-review. Dahan-dahan para hindi tayo mag-cause ng damage. Ayan. Ayan. Na-open ko na. So, ikot lang natin tong kanyang outer barrel para matanggal. Para matanggal itong kanyang slide. Ayan. So, meron na tayong access sa kanyang air pump. Kasi sa upgrade na to mga ka-review, ang i-upgrade lang natin ang kanyang power sa kanyang air pump. Tapos ganito pala ang kanyang air pump mga ka-review. Ganyan lang ka liit. Ayan. Tansya ko nasa below 2 inch to mga ka-review. So tanggalin. Ayan. Maganda ang kanyang spring mga ka-review. Kahit na maikli lang siya, pero matibay din. Ayan. So sa loob nito mga ka-review, meron akong nilagay na pang pa-enhance ng kanyang air pump. Ayan, kung nakikita nyo. So tatanggalin ko yan. At dito rin mga ka-review, may nilagay ako na petroleum jelly dyan para mag-enhance ng lalo sa kanyang air pump. Ayan. So tanggalin muna. Tanggalin ko muna yung nilagay ko para makita nyo. Ayan. Hindi ko sinuper glue mga ka-review kasi baka hindi na matanggal at magkamali pa ako. Mas mabuti kung natatanggal lang. Ayan. Napakarami nito mga ka-review. Ang shape nito mga ka-review ay square lang. Ayan. Pero nag-fit in ito sa loob ng kanyang air pump piston. Ayan. Fit in siya. Nag-fit in siya sa loob mga ka-review. So, dapat magkaparehas lang sila ng size para walang bumara sa loob. Ayan. So, lagyan pa natin. Dapat paglagay sa kanila sa loob mga ka-review, dapat nakahiga sila. Walang nakatayo. Ayan. So, pwedeng plastic folder. Pwede na rin yan. Or anything na ganun kanipis. Ayan. Para malaman nyo kung sakto lang ang nilagay nyo sa loob mga ka-review or sobra na, ititest nyo to dito sa kanyang spring holder. Ayan. Ilagay nyo. Ganyan lang. Tapos, tingnan nyo dito sa kanyang piston hook mga ka-review kung mag-abot ba sila. So ayan, nag-abot sila, kumapit. Ayan, ibig sabihin yan mga ka-review ay tama lang yung nilagay natin sa loob. Pero kung sumobra naman, hindi yan mag-abot. Ayan, kaya kung sobra,
babawasan natin ng paisa-isa. Ngayon, kung gusto nyong isagad talaga, mga ka-review, gusto nyo pang damihan yung nilagay dito sa kanyang piston, pwede nyong gupitan itong kanyang spring guide. Ayan. Example, gugupitan ko yan, mga ka-review. Hanggang dito na lang. Ganyan na lang kahaba. Para marami pa akong malagay sa loob. At mag-aabot pa rin yung kanyang piston hook sa isa't isa. Ayan. Pwede nyo yung gupitan. Pero hindi ko na lang gugupitan, mga ka-review, kasi importante na mahaba ang kanyang spring guide. So as is na lang yan, mga ka-review. At as is na lang din itong nilagay ko sa loob ng kanyang piston. Ayan. Siya nga pala, mga ka-review, ito yung sinasabi kong petroleum jelly. Ayan. Kukuha lang ako ng kaunti. Ayan. Kuha lang ng kaunti. Tapos, ilagay dito sa kanyang gilid. Huwag nyo nang damihan pa. Kasi, kung madami ang ilagay nyo dito, titira yan dito, mga ka-review. Lalabas dito yung petroleum jelly kapag sobra naman ang ilagay nyo. Kaya, kaunti lang. Ayan. So, ibalik na natin to sa dati. Pero, upgraded na. By the way, mga ka-review, meron din akong pinagtibay na part dito sa loob ng kanyang slide. Nandito yun. Ayan. So, kita nyo yung puting line, mga ka-review. Ayan. Yan ay baking powder. At nilagyan ko ng super glue pagkatapos kong budburan ng baking powder. Kasi dyan na part, mga ka-review, ay lagi ang natatamaan nitong kanyang air pump cylinder. Lalo na kapag nag-impact na sila. Kaya natatamaan yan part na yan. At natatanggal yung part na yan. Natatanggal. Kaya nilagyan ko ng baking powder in between. Tapos binuburan ko ng super glue. So, tapos nag-careful lang ako, mga ka-review, na walang excess ang mangyayari. Ayan. Na walang excess. Ayan. Or kahit super glue na lang ang ilalagay nyo, mga ka-review, ayos na yan. Para tumibay lang ang part na to dito. So, ready na ang ating upgraded Beretta, mga ka-review. At always remember, mga ka-review, na kung bubuksan natin ating mga spring type airsoft, always careful lang para hindi tayo mag-cause ng damage. So, iti-test fire na natin to. At ngayon naman, mga ka-review, subukan natin siyang itira sa malapitan. Tingnan natin kung kayan ba niyang butasin itong mga kartod.
At para malaman natin kung gano'n na talaga ito, kalakas itong upgraded Pietro Beretta mouth review, ititira natin ito sa sahig. Tingnan natin kung kaya ba niyang bumiyak ng isang pellet. Ayan mga review, nagawa niyang hatiin itong low grade na pellet. Subukan pa natin ng isa pa. Ayan, nagawa niya ng isang tipak mga ka-review. Ayan, pero hindi nahati yung pellet. So subukan pa natin ng isa. Eto, hindi niya nabiyak ito mga ka-review. So feeling ko ito ay, itong pellet na to ay nagamit na to nung una, kaya napaka soft na lang niya, madali na lang siyang nabiyak. So feeling ko mga ka-review, kahit na in-upgrade ko na tong Pietro Beretta na spring type, ay hindi talaga siya lalakas ng gaano, kaya mas maganda kung as is na lang ang kanyang power mga ka-review, or wag na lang siyang i-upgrade. At ito na ang resulta ng ating test farm mga ka-review. Dito sa iisang karton at dalawang karton, ayan, ay hindi man lang niya napuruhan ang harapan mga ka-review. Ganun din dito sa dalawang karton. At wala ring tumagos na pellet kahit na tinira ko na sa malapitan. At dito naman sa special karton mga ka-review, hard, very hard, ay hindi rin niya napuruhan ang harapan. At wala ring pellet ang tumagos. At kung i-rate ko rin ang accuracy niya mga ka-review, from 1 to 10, nasa 5 lang siya mga ka-review. Kasi maliit lang ang chance na matamaan ko yung bullseye. At minsan din mga ka-review ay tigdadalawa or tigdatatlo pa rin ang nilalabas niya. Siguro dahil yun sa low grade na pellet na nagja-jam sa kanyang barrel, kaya nagpukos ng tigdadalawa or tigdatatlong pellet na titira sa kanyang barrel. So overall na comment ko dito sa upgraded Beretta natin mga ka-review, ay lumakas-lakas ng kaunti ang kanyang power, ngunit ganun pa rin ang kanyang accuracy. Maliit pa rin ang chance na matatamaan talaga ang ating target. At ganun pa rin, minsan nagja-jam ang mga pellet sa loob ng barrel. Siguro dahil yun ay mga low grade na pellet lang. Kaya mas maganda talaga kung high quality na pellet ang gamitin natin para sa Beretta. Pero suggest ko mga ka-review, huwag na lang i-upgrade itong Pietro Beretta kasi ganun din naman ang kalalabasan. Hindi rin siya mas lalakas at may chance din na masira ang kanyang air pump, yung hook ng kanyang piston. Kaya huwag na lang i-upgrade. At kung nagustuhan niyo itong video, please like and comment. At hanggang sa muli, Unboxing Simulator!